ito yung pinilitan ko ng ano, papalitan ko ng injector saka high pressure pump. Ito, tinanggal ko yung mga injector. Ito naman, natanggal ko na rin yung high pressure pump. Nakabit ko na yung high pressure pump eh. Nakabit ko na rin po. Ang dami kong tinanggal. So, dahil na para matanggal yung high pressure pump saka injector. Ito po yung ipapalit ko na bago. Napalit ko ng injector. Ayan. Ayan. Meron ng marka. Ayan. Napicturean ko na rin yan eh. Para pag-program, madali lang. Ayan. Ayan. Tingnan mo yung common rail nito. Ang lilit ng mga butas eh. Yan ah. Gakarayim ang butas. Kaya pag pumasok yung dumi, hindi yung pwedeng linisan. Gakarayim yung butas. Gakarayim. Ito yung lumang injector. Ha? Ito yung lumang injector. Ito yung lumang injector. Papalitan po ng bago. Yan. Ito yung luma. Ito naman yung bagong injector. Papalitan ko ng bagong apat na injector to eh. Pero ang pinaka kung talaga nito, ang pinaka main cause ng problema, ito yung high pressure pump ng Ford Ranger. Ito. Nagkakaroon po siya ng metal particles kasi po yung bomba sa likod, yung bomba dito kinakayod kaya nagkakaroon ng low pressure. Ito yung bomba eh. Ito yung ICP, IPR. Yan po ang pinaka main problem yan. Ito, madali lang po ito ikabit. Basta ilagay lang sa tamang ano, tamang timing. Ito po, timing po yan. Yan po ang timing yan. Ito yung holder na hindi siya umikot. Ito pa yung holder ng timing. Yan. Yan po. Yan po ang tamang timing yan. Kasi pag mali, sala yung timing nito, timo to, pag sala yung timing nito, hindi mo siya makakabit doon. Dapat lagi naka-cylinder number 1 ang pagkabit nito. Lagi naka-cylinder number 1. Mostly sa Ford Ranger, lalo pag ang customary yung fuel tank nilagay ng tubig, isa rin po yun, saka yung fuel quality. Kaya nasisira po to. Kaya nasisira po yan. Pero ang pinaka kontrakan nito, ang pinaka main cause, fuel system. Ano ba yung fuel system? High pressure pump, injector, at saka fuel rail. Ito, yung fuel rail nito, pag napasukan ng dumi,
kinalawang. Yan. Todas na yung pyesa. Kasi ito po, itong ICP nito, siya po yung nag-reading ng kung ilang pressure ang dapat ibigay ng bomba. Ito naman IPR, siya pa nag-regulate ng fuel system. Ito naman para pag yung ICP pag may low pressure, sasabihin niya naman sa computer na kailangan ko ng more fuel. Kaya naman yung ito naman, yung PCM naman, magbibigay naman ng feedback. O sige, kailangan natin ayudahan ng fuel na marami. Kaya nangyari yan, mga makina umuusok dahil nga dyan, pagsira ito. Nagkakaroon ng rich fuel. Sobra ng usok eh. Tapos ito yung injector naman. Ito kasi injector nito, may tama siyang pressure. Kailangan ma-mix up yung tamang pressure, yung reading ng nito at saka yung sa computer, sa PCM at saka yung reading makuha mo yung tamang pressure na 3,700 PSI para ito bumuga ng diesel. Pag hindi niya na pagsira to, hindi niya ma-meet yung tamang pressure na PSI, hindi siya bubuga ng diesel, kaya nagkukost ng engine start. Kaya itong sa kanito, masyado itong advance sa teknolohiya. Wala naman po sa akin na nagturo ng ganito. Wala naman po nagturo sa akin ito eh. Kahit po sa training namin ng senior specialist, master, hindi namin sa amin tinuro kung paano gawin, pero yung mga specification, nandun po yon, yung mga reading, kung paano gumagana isang pyesa, tinuturo po yun. Pero yung kung paano mo gawin yung sasakyan, hindi naman sinasabi sa training na ganito gawin mo. Dahil lang sa idea lang po. Dahil sa pag-aaral, kaya natutunan to. Konting tiyaga-tiyaga lang po. Dahil sa tiyaga, kaya nakuha yung, nasolve yung mga problema. Pero, ang pinaka-main problem talaga po ng fuel system, ito po yung high pressure pump. Nasisira po yung bomba niyan sa loob. Pag nasira yung bomba niyan, magkakaroon tinatawag ni metal particles. Yung metal particles na yung mga maliliit na debris, maghahalo yun dito, magbabara na sa injector. Sa injector, sa fuel rail, sa fuel filter, sa tanke. Kaya ang mangyari niyan, pag napalta mo na ng high pressure pump, napalta mo nito, bago mo pandarin, kailangan mo pong i-bleeding. Linisan muna yung mga fuel line, saka tanke, linisan, bago mo pandarin. Saka tayo po mag-perform ng fuel priming. Ilan po mga kaibigan, sana po meron kayong natutunan na para sa aking YouTube channel. Nagpapaalam na po ako kasi si Doc uwi na rin po. Iasalpa ko na muna po ito, mga kanito. Ilan po mga kaibigan, sana nagustuhan niyo po yung share ko. Itong kalaman nito, hindi naman sa akin, sa aming tinuro, sa aming training sa company, sarili lang na idea. Yun lang po mga kaibigan.